Welcome back to my channel. Again, this is Mommy Nins. And for today's video, I'm gonna show you how I wash and sterilize my baby's bottles and utensils. So keep on watching! Ayan, Mommy. So as you can see, medyo madami na yung hugasin ko ngayon. So ipapakita ko sa inyo paano ko ginagawa. So mostly kasi yung mga feeding essentials na to ni baby. Like itong bib, then itong food storage niya. Meron lang siyang konting feeding bottles na ginagamit ko for water. So what I do is, tip number one is huwag niyo siyang idiretso dito sa lababo. Maganda meron kayong basin. Kasi itong basin na to, sinasabon din to. Para alam yung mas sanitized, okay? So, I use Tiny Buds Natural Baby Bottle Wash kasi it also cleans breast milk residue. Tas at the same time, food safe yung ingredients niya. Ayan, food safe. So, syempre, may times baka mamaya hindi natin nababanlawan maigi. At least ito, food safe. So, naglalagay lang ako ng few drops. So, for this mga dalawa. Meron din sila nito nung may pump. Pero ayan, refill yung mga nabili ko. And then, I add water sa basin. Tapos for example, yung mga ganito na meron pang food residue or may naiwan pang food, ni-rinse off ko muna siya. Bago ko siya ilagay dito. Ayan, mga spoon ni baby na naipon. Ito lang. Mga bibs. So, ito mga bibs na to, mga waterproof to eh. So, pwede mo siya talagang isoak sa water. So, itong isang basin na to, ito yung may soap, and then itong isang basin na to, dito ko ilalagay after ko mag-brush. So, ito yung ginagamit kong brush pang hugas. This is from Avent. So, ganyan lang. Minsan, pag di ko agad nahuhugasan yung mga gamit, pwede namang nakasoak lang sila dito. Pango-pango pa nito, amoy apple siya. And make sure talagang ma-brush niyo yung mga ano sides kasi minsan may mga naiipon din na food dito. Sa nipple naman, ayan, may soap na siya sa loob. Pwede niyong gamitin yung other side para makuha niyo talaga. Pero ito kasi water na lang yung nakalagay dito eh. Pero kung may breast milk pa kayo or milk na nilalagay, kailangan talaga ma-brush niyo itong nipple. Pwede niyo pa lang tanggalin yung nipple. Ayan. Para talagang mahugasan yung maigi, lalo pag may milk. Kaya mas gusto ko sa mga spoon ni baby, yung walang metal and then iba pa yung material. Ito kasi lahat to, silicone or made of plastic, para talagang hugas na hugas siya lahat. Walang naiipunan ng mga edges, ganun. Ang dali niyang hugasan. So, ngayon, pwede ko nang rinse itong mga bottles na na-brush natin. Sa rinsing, ginagamit ko na yung kamay ko para talagang ma-feel ko kung may mga soap residue.
Okay, mommy. So, tapos na ito hugasan. Tapos na siyang sabunin and banlawan. So, pwede ko na siya ngayon ilagay sa sterilizer. To sterilizer na to from UV Body is meron na siyang drying function. So, ito talaga yung ginagamit ko. Kasi ilalagay ko lang siya dyan, then pagtanggal ko, tuyo na. Kung wala naman kayong ganyan, pwede din kayong gumamit ng drying rack katulad nito. So, ilalagay niyo lang siya dyan. Bago niya ipasok sa sterilizer or kung yung steam sterilizer, diretso na siya doon. So, meron akong item na gustong ipakita sa inyo today na perfect kasi madalas kami mag-travel ng family ko. Drying rack siya. Portable drying rack. Ito. Na may kasama na siyang bottle brush. Ayan. Pakita ko sa inyo ah. May maliit na siyang brush. Pwede, meron din siyang nipple brush. Tapos may mas malaki. Ayan. So, syempre kasi kumakain na si baby eh. So, pag lumalabas kami, kailangan talaga may ganito ako. Tapos, dito nilalagay yung mga bottles or mga spoon and then mga bowl para dito siya patutuyuin. Ayan. So, maganda din talagang meron tayong ganito para lagi nating nahuhugasan at napapatuyo yung mga gamit ni baby. This one is also from UV Body. Ayan. Na nagpa-provide itong sterilizer, meron na rin sila ngayon ganito, portable dryer. Ngayon, itong mga nahugasan natin, pwede ko na siyang ipasok dito sa sterilizer. So, papakita ko lang sa inyo. Ito yung itsura niya. So, may drying function. This is ilang, ano siya, 30 minutes siya. Patutuyuin niya lang yung mga bote. Automatic, 40 minutes kasi meron siyang drying tsaka yung sterilizing function. Ito yung madalas kong ginagamit, yung automatic. Yung disinfect, tingnan natin, is 5 minutes. So, ito yung ginagamit ko sa mga toys, sa mga books, ganyan. Kahit cellphone, pwede ditong i-dis. And then, safe keep. Kasi as you can see, bubuksan natin. Para na rin siyang closet type. So, kung hindi mo paggagamitin, pwede mo na siyang itago dito. So, this can fit 12 bottles. So, maganda dyan, nakaharap syempre yung opening ng bottles dun sa UV light. So, okay. Umiyak na si baby. Kasama niya si daddy ngayon, sir. So, as you can see, basa siya, pero basa yung mga nilalagay ko, pero syempre, tinatap off ko yung, sinishake off ko yung excess water. Four bottles ko lang nilalagay ko sa loob. Siyempre, itong mga spoon ni baby. Itong nipple. Yan o, binalik ko na siyang ganyan. Kasi ginagawa ako, ayan, pabaliktad. Para tamaan talaga siya ng UV light. Teether. And yung bottle cap. Pabaliktad. Ano ko, pinapasok ko na rin tong panghugas nung ano ni baby sa loob. So, syempre, sayang yung space. Tsaka to. So, i-close na natin. And then, for this function, since basa pa siya, i-automatic ko na siya. And then, on. So, hindi masyadong maingay. Nasa drying function pa lang yan. Balikan natin siya, ma'am. Balikan na natin. So, after 40 minutes, ayan, naka-safe keep na siya. Ayan, oh. So, hindi ko siya bubuksan. And as you can see, may blue light. Kasi hindi ko pa naman gagamitin. So, ipakita sa inyo sa loob na talagang dry siya. Wala na yung water. As in, tuwi na siya sa loob. Tapos medyo mainit pa yan. Ito ni baby. Kunin ko siya. And then yung iba, iniwan ko na muna. So that's it for today. I hope may natutunan na naman kayo. And if you like this video, don't forget to click thumbs up, subscribe to my channel, and click the bell to get notified of my future uploads. Again, this is Mommy Nins. Thanks for watching. Bye!